Okay mga kaborgi, welcome to my channel. So ngayon po meron tayong bagong ituturo paano po gamitin ang Doctor Anywhere Apps. So ito pong Doctor Anywhere Apps is pwede nyo gamitin sa Android at iOS device. So yun po yung Apple, yung iPhone or any Android device po mga kaborgi. So ngayon, ito nakita nyo, na-download ko na ito, DA, Doctor Anywhere. So click lang po natin. So yan, so itong apps na to is pwede na kayo magkonsulta na kahit di na kayo pupunta mismo sa actual na clinic or hospital. Kagandaan ito para kung siyempre bawas gastos din kasi hindi ka na mamamasahe para dumalo pa sa doktor mo. Yan. So yan na po, bubukas na po, mapapansin nyo rito sa nakapangalan nga po pala to sa misis ko, Asia, pero yes lang po yun. So ngayon, ito makita nyo, December 29, meron po akong appointment today. At 9 o'clock. Okay, so naisip ko lang, nagawa na lang ng tutorial. Total baka sa mga iba pang hindi nakakaalam dyan. Okay, so makikita nyo po rito, meron po ritong option na consult a GP. Yan po yung general practitioner. So kung consult kayo dyan, nagkakalaga ng 550. So pag kinlik nyo yan, so yan po yung makikita nyo dyan. Okay, so pwede kayo maganap ng general practitioner. Kung may kilala na kayo, o yan, nanapin nyo lang dyan kung nakapagpa-check up na kayo dati. So, hanap lang kayo dyan at nakalagay din po dyan yung mga schedule nila. Katulad nitong sa una, si Dr. Lin, ang schedule na ngayon is 29,850. So, ibig sabihin, kahit ngayon kayo mag-book, available pa rin siya, meron kayo makikita. Okay, so yan yung mga general practitioner kung gusto nyo pong subukan dyan. Tapos, back po tayo. Kung mag-schedule kayo dyan, i-click nyo lang itong see next available. Yan, tapos pag ano, lalagay nyo lang yung symptoms nyo. Pagpalagay nyo, dahil meron kayong ano is meron lang kayo allergy, click nyo lang yan, then done. Tapos next, we have allergy, yan, tatanayin kayo. Pag sinabing no, lagay nyo ang no. Tapos next lang, are you looking for take medicine? No, kung wala kang iniinom, no lang, tapos next. Would you like to upload? Tapos yan din, pwede kayo mag-upload ng photos, pwede namang no. Tapos next lang. Okay, yan ang pinaka-price niya. So, mangyayari nito, pag nag-appointment kayo, pwede nyo gamitin yung credit card, debit card, or GCash. Ito naman, sabi nga rito, yan o, what is this for? 10 minute video consultation, prescribed medication, hindi raw kasama. Tapos, when will I be charged? Will only be charged after your consultation call. So, macha-charge kayo pag natapos na yung consultation nyo. So ngayon, even though na gumamit kayo ng debit card, syempre sa debit card, mababawas yun. So parang ang dating pag nagamit nyo na or natapos ang consultation nyo, automatic, kung nadigat na debit na sa inyo yon, hindi na yun mababalik sa inyo uli kasi na gamit nyo. Pero kung siguro na-miss nyo yung appointment, i-re-refund po nila yon. Okay, so yan, tapos na po tayo, and then click nyo lang yung confirm. Okay, so ngayon, hindi tayo magko-confirm dahil meron na tayong schedule na appointment. So back tayo, pinakita ko lang sa inyo yung sa general practitioner. Okay, back po tayo. Then pupunta tayo sa specialist. Meron din mental health, pediatric, yan, marami dyan. Kiklik nyo yung view all, ang dami po dyan, mental health. So pag meron kayong problema sa utak, yan. COVID advisory, specialist. So, yan. Usually kasi ako, magpapakonsulta ko sa specialist. Okay, click ko yung specialist. Diyan yung makikita yung mga specialist sa nose, gastro, general surgery. So, pagpapalagyan, pediatric, anak nyo, ganyan. So, ang aking ginawa ko is cardiology kasi yung papacheck po is high blood. So, example lang po to, test tayo sa, kunyari, may baby kayo, click nyo yung pediatric. Yan po, makikita nyo po, magre-rebook na lang kayo. Kung meron na kayong dating, kung meron na kayong specialist na nakausap dati, rebook na lang kayo. Ngayon, kung mag-schedule kayo ng bagong appointment, click nyo lang po yan sa preferred nyong specialist. So, mamimili kayo dito. Siyempre, dito pinapakita kung mas preferred nyo babae o lalaki, mas matanda o bata. Mas sa inyo na po yun. So, makikita nyo na dyan kung ano yung mga available. So, ngayon, si Dr. Christian, ang available niya is today. Pwede siya na pwede tayo magpa-consult ngayong araw na to. Pansin nyo, yan, 9 a.m. So, pwede pa kayong humabol. So, kung gusto niya naman ng babae, so, ganun din, 9 a.m.
So, subukan na natin ang babae, total eh. Para mas maganda kausap kasi ang babae sa mga bata. So, click natin. Makikita mo dyan kung saan siya nagtatrabaho or mga affiliate na hospital. So, New Sinai MD Hospital Carmona. Yan, dun siya located na may schedule siya doon. So, yan ang professional profile niya. Language, English, Tagalog. Years, nakatampun taon na po siya. Taas Tagalog, marunong English, Tagalog. Tapos, naka-board, may board din po siya na diplomat. Philippine Pediatric Society. Yan po yung mga natapos niya. So, isi-select nyo lang yan kung gusto siya. Tapos, pipili po kayo ng date. Kagaya niya, may 29. So, pwede nyo baguhin yan. Ito, 9. Or gusto nyo prepared nyo 10 o'clock. Click nyo lang yan. Okay. Kagaya natin, subukan natin mag 10 o'clock. I-click po natin. Or pwede rin sa 30. Choose lang kayo. Pwede rin sa 31. So, ngayon, 30 tayo. Sa 29 tayo. Select lang po natin yan. Ang sabi dito, you will notified to begin consultation. It's time to see your local, ganyan-ganyan. And then, select another time. So, siyempre, kukonfirm nyo lang. Pag-confirm nyo, pack. And then, sasabihin sa'yo, this service is suitable for non-urgent condition. Okay? So, ayan po yung mga question niya. Video consultation is only 50 minutes. Okay? So, got it. Nagawa na niya na. So, yan. Pupunta kayo dito. After nyo i-click yun, what would you like to consult? Yung pediatric, no? Kung anong problemas, ang suggested service nila, yan, pwede nyo... Kanyari, meron na kayong napacheckupan, parang hihingi lang kayo second opinion. O pwede medication refill, yung gusto nyong bumili ng gamot. Discuss lab result or follow-up. No? So, subukan natin ang second opinion, okay? Tapos, suggested common symptoms. Yan, pang pwede kong lagyan kung may cup o sample tayo ng cup. Diba? Pwedeng ganun. Okay? So, yan na yun. Then, next tayo. Pag-connected, natanong kung meron kayo allergy. So, gumin nyo na lang, no? Kung hindi nyo alam kung may allergy kayo. Tapos, natanong dito kung ano medication ang tinitake nyo. Kung wala naman, lagay nyo lang, no? And then, next. Tapos, if you'd like to upload, show doctor more information, photos, visible, o yan. Referral, dyan nyo po nilalagay yung mga reseta ng doktor dati na nag-check up sa inyo. Yan, kung pwede nyo naman kayong walang ilagay, so inon nyo lang para mag-continuous. Ang kailangan lang naman natin dito is para magpa-konsulta at magpa-appointment kasi baka maya-maya, ubus na yon, wala na yon. So yon, dito na yung final, pagka-click nyo yan, kunyari, kinonfirm nyo, hindi ko lang alam pag kinonfirm to, yan, please have your ID, medical prepared to verify identity, acute ticket, got it, no, yon, ganyan, error, di ba, patient already has existing consultation. So, kung meron ka na kasi naka-schedule ngayong araw na to, so hindi siya ubra. So, yun po. At least, hindi kayo magdodoble. Baka magsabay kayo ng oras. Parehas kayo ng, pero nilagay ko 10 o'clock eh. So, kailan tapusin mo pa muna pala yun yung ibig sabihin yan. Okay? So, ngayon, okay na tayo dyan. Ganun lang po yung pinakita ko lang sa inyo kung paano yung proseso. So, back po tayo. O, pwedeng X na lang tayo diretso. So, yes, cancel natin yung appointment. So, yan. So, yun na po mga kaborgi. So, ganyan lang po. Kung i-browse natin, makikita nyo rito yung appointment nyo ngayong araw. 9 o'clock. So, meron pa 30 minutes. Tapos, history. Yan po yung history. Ngayon, mapapansin nyo, may history ako noong 10 a.m. last November, December 26. Ito po yung schedule ko last time na na-cancel. Walang kasi ako ng internet. So, kasi to parang mangyari is tatawagan kayo using yung internet nyo. Kung may data rin kayo, ganyan kaya. Mahina kasi data dito. So, na-miss ko yung appointment na yun. Kaya, nag-re-appointment ako. Nag-schedule ako ng bago. Tapos, itong profile. Yan sa profile. O, yan. Bali, mangyayari dito. Pwede nyo nang ilagay yung payment nyo rito kung ano yung iseset nyo. Yan ako, credit card. Tapos, ito yung info. Yan po yung info. Lalagay po pag in-about me. Nakasulat po dyan. Address, kanya, about me. Nakasulat na po kung kaninong name, no? Contact details, ganun din yung number. So, yun. Tapos, dito sa MaxiCare, kunyari meron kayong health card, pwede nyo isya i-link. Punta lang kayo sa link membership, mamili kayo kung meron kayong Coco Signa or Coco Life, Health Management. Yan. Kami kasi MaxiCare, click ko lang sa company ko. Input nyo lang rito yung membership ID nyo and then next. Okay, yan yung para malink nyo para pwedeng gamitin yung health insurance nyo. So, hindi na kayo magbabayad. Okay? So, mayroon pong network test.
para maganda, kung maganda yung signal chart, tsaka itong may legal din po siya, no? So yun mga kaborgy, so ganun lang kasimple itong apps na to. So siguro mamaya bago magsimula, i-video ko rin yun para sa susunod na video tutorials ko, or paano ko sa inyo kung ano po ang experience nung consultation using this doctors anywhere. So yun lang mga kaborgy, dito na nagtatapos ang ating tutorial. So pinakita ko lang sa inyo yung function at option at mga dapat gawin kung paano ka mag-appointment dito sa doctors anywhere. Okay, usually ito po sinasuggest ng mga health insurance nyo, kagaya ko, sinuggest to sa akin ng MaxiCare. So kaya yun po ang gagamitin ko ngayon para hindi na ako lalabas. So yun lang po mga kaborgy, maraming salamat. Huwag po kayo makakalimot na mag-subscribe sa akin channel at paki-click na rin po yung like, pati share. And then, meron po dyang bell button. Yung pong bell button na yun, pag kinlik nyo po, is manonotify kayo na every time na meron akong video na ina-upload. So, manonotify kayo na, yun, para mapanood nyo siya. Okay, yun na po mga kaborgy. Maraming salamat at paalam.